Oh, welcome! Duda Kapals! Episode 51! Kala ko si Kuya Ray yung magsasabi. Ay, sila ako. Kayo pala magsasabi. Testing! Ay, hindi, si Kuya Ray na magsasabi. Ulitin natin ulit. Isa pa. 51, isa pa. 51, ha? 51. Okay. Ulitin natin. 1, 2, 3. Welcome! To the Pulpals episode 51. Ayan. Para tayong first salamat. Episode pa. Parang first episode natin. Parang episode 1 lang. Hala ko, kayang-kaya ng improve. Wala pa rin eh. Ayaw, kahit, kahit live, delayed pa rin tayo eh, di ba? So, kahit magkakasama tayo, delayed pa rin tayo. Trademark na natin yan. Oo, trademark na natin yan. Buti na lang yung pala yung trademark natin dahil sumakto dito sa quarantine edition. Ito na po ang officially day one ng ating Cool Pals quarantine edition. At ang tema po natin ngayon ay ang, ano ulit ang tema natin ngayon, GB? Kamustahan. With the Cool Pals. With the Cool Pals. Na-delay. Na-delay, medyo delay lang. ISP bonanza ata dun eh. Yan. So hindi na po tayo masyado nagbatian dahil meron tayong ano ha, meron tayong guest ngayon na kailangan natin i-consider ang oras nila dahil iba ang times time zone nila sa kanilang bansa. Dahil ngayon kasama natin sila Kuya Ray at sila Ate Pani dito sa taga Australia sila sa Melbourne, Australia. Hello naman kayo diyan dito sa mga Cool Pals natin. Hello Cool Pals. Hello, hello din daw po, sabi nila. Oo. Oh, yeah. So, ito ginawa natin itong kamustahan natin ngayon dahil kailangan nating kamustahin yung mga Cool Pals natin sa iba't ibang bansa. Kasi ngayon, naka-quarantine po tayo dito sa Metro Manila. Kaya kailangan nating kamustahin yung mga nasa ibang bansa. Kung ano ba yung pakiramdam nila habang naka-quarantine? Naka-quarantine ba kayo dyan, Kuya Ray? Hindi. Well, sana ano ba yung... hindi pa. Pero... baka mangyari. May mga kaibigan kami nag-self-quarantine. Pero wala namang ini-impose na quarantine pa. Ano po ba? Sinabi po ba ng mga kaibigan nyo kung ano yung nararamdaman nila ngayon? Yung mga nag-self-quarantine? May mga namimiss sila. Like yesterday may party kami. Meron kaming kaibigan na hindi naka-attend kasi yung anak nila parang may suspected case sa school. So na-expose sila. Hindi pa naman positive pero nagiging socially responsible lang sila. Hindi na sila nag-attend ng party. So na-miss out nila yung party. Ay, ang hirap pala ng magkasakit. Yeah. Ang hirap magkasakit. Marami ng mga kinakancel na event. Like kami personally, yung debut ng eldest namin, 18th birthday niya this month eh. So we were planning na magkaroon ng party sa Easter. Pero, yun nga, kailangan na siguro namin muna i-cancel para, yun lang, socially responsible lang. Oo, kasi yun nga yung sinasabi ngayon dito sa Pilipinas eh. Kung tingin mo, wala kang sakit. Kailangan dito sa Metro Manila, kailangan tawag doon, yung ina-assume mo na sa sarili mo na carrier ka para mas maging socially aware ka. Na hindi ka na makahawa pa. Kung ayaw mo nga, kung tingin mo, malakas na maresistensya mo, eh baka naman yung kasama mo sa bahay, eh hindi. So, baka yun pa yung tamaan. Ikaw, GB, may gusto ko pa itanong? O ano? Naririnig mo kami? Narinig ko naman kayo. Yung sa Filipino community natin dyan, meron na bang balita kung meron nang nagkaroon ng virus? Wala naman. Dito kasi pag ganyang ano ka, yung suspected ka, ganyan, until confirmed, hindi nila binobroadcast and then they respect your privacy. So they won't really broadcast yung mga names ng tao. I-identify lang nila yung age, kung taga saan, anong area, pero yung name mo i-withheld nila to protect rin yung privacy mo. Kasi iba rin ang pakiramdam, di ba, pag bigla kang magiging outcast sa society. Hindi mo namang fault yun. Oo. Dito nga, may mga nakikita nga ako nagpo-post. Bakit sabi nila, ba't di na lang sabihin yung pangalan para mas maiwasan namin? Yeah. Sino, ano yung magiging itsura nun? Parang announcement sa pera o bayong?
Ang may hindi sakit naman kami nalima ngayon, so it's not right naman na i-report pa yung pangalan ng tao. Oh, so dapat talaga hindi. So parang kasi binabati dito ngayon binabatigos yung gobyerno dahil dun sa pamamaraan nila ng pag-handle ng situation. Diyan ba binabash ba yung gobyerno nyo? Dito kasi proactive yung government nung nagkaroon na ng ano ng parang announcement ng WHO about pandemic scenario. State of the Nation address na yung Prime Minister. Ano yung plano niya? Ang unang-unang plano niya, pinagbibigyan niya ng pera yung mga tao na medyo na-marginalized, like yung mga walang trabaho, mga retirees. So, nag-announce ng cash package para maingkari siya ng, I think, $750. Magkano yun? Magkano kaya yun? Times ano? So, you're looking at 25,000 siguro, around pesos, or 30,000. Ano yun, regular o one time lang? Think one time kasi to encourage people na magkasakit. Kumbaga, parang sinasabi nila, you don't have to panic, right? So, ganun ang ginagawa nila. Although, at this point, may nga nagsisimula ng panic buying. Actually, nangyayari na. Pag pumunta ka sa mga supermarkets, ang unang-unang walang stock, toilet paper. Hindi ko naman yung bakit. Ayun, ang dami. Sakto yung tanong ni Ron Dibu. James, tanong mo kung nag-panic buying sa area nila. So, dyan sa area nyo, anong itsura ng panic buying? Anong ubus ba talaga? Actually, meron eh. Ngayon, mahirap nang bumili ng mga bigas, flour, sugar, pasta. Dati, toilet rolls lang eh. Pero ngayon, marami na rin, hindi na rin available sa shelf. Tapos, may mga nag-aaway na din. Hindi pa siya apocalypse, pero may mga nag-aaway na over toilet rolls. Pero hindi naman siya, hindi naman siya like rampant. Merong mga errors lang talaga, siguro dahil sa sobrang dami ng nasa-shop. Pero may mga errors na manageable pa naman. Ang ginagawa na lang ng mga supermarkets, nilimit nila yung quantities na pwede mong bilhin. So like for example, toilet roll paper, you can only buy a maximum of one bag per transaction. And then, hindi ka pwede magbumili ng more than two items. Ang ganda sa kanila, no? May order sa kanila, no? Sana magkaroon din yung supermarket natin ng ganyan. Tama, kasi kahit magwala yung mga tao, kung di ka naman iaalaw bumili ng more than what you need, wala ka rin magagawa, di ba? So, tama lang. Going back dun sa question kanina, yung ginawa ng government, bago pa siya talaga nagkaroon ng maraming cases dito, na-slow down din kasi nagkaroon sila, meron ditong tinatawag na Christmas Island. So, yung area na yun, so isolated siya, pero kumpleto yun ng facilities eh. May mga sports facilities. Yung mga... sa Cruz ata yun. Australia. Basta may mga... Galing China. Australia na, manggagaling ng China. Diretso sila doon. For 14 days, naka-quarantine sila doon bago sila pwedeng pumunta sa destination talaga nila. So, na-slow down din. So, yung mga galing sa Wuhan, na-trap sa Wuhan na Australia. So, ni-rescue sila out of the Wuhan province. Pero nag-land sila sa Christmas Island, which is malayo to, isolated, doon sila kinarantin. Well, background, yung Christmas Island, lagi dinadala muna yung mga illegal migrants, yung mga kuwapasok sa Australia ng walang papers through sea, sa boat. Pala ko doon dinala si Tom Hanks eh. Hindi nila sinabi saan talaga, di ba? Saan sina Tom Hanks? Sa Queensland. Kuya Ray, may balita ba kayo dyan sa mga nasa medical field? Yung kung sakasakaling sila yung mga madaling ma-expose o yung nandun sa sila mismo yung mag-aasikaso, tataas ba yung sweldo nila? Malaki na sahod nila rito actually. Wala kaming balita na gano'n. Pero may mga kaibigan kaming nurses eh, pero parang hindi naman sila nagpapanik. Actually, may isa kaming kaibigan, kinuwento niya, pumunta siya sa toilet, sa supermarket to buy
yung ano lang, mga kailangan niya sa bahay, pero nakalimutan niyang mag-change ng uniform. So nakapang-nurse ano siya, outfit siya. Tapos tinanong nung sales assistant kung how is it in the hospital. Kasi nga, di ba magulo? Sabi niya, actually, mas magulo dito sa, nagkakagulo dito sa supermarket dahil nagkakaagawa ng mga stock. Pero sa hospital, parang wala lang. Very, ano very, kasi, normal, the usual. Sa hospital kasi rito, lalo na sa healthcare system nila, very systematic. Meron silang mga protocol na sinusunod lagi. Then, kaya nga, ano, pag may, alam, madali nilang identify kung ikaw yung kailangan ng immediate attention, immediate attention ng doctor or nurse. If you're having the normal symptoms, usually, hindi sila nagpapanik kasi alam nilang gagawin nila, saan ka nila dadalhin, anong doktor ang kailangan mo, anong care ang kailangan mo. So, very, very system ang process nila. JB, may gusto kayo tanong? So, yung Christmas Island, doon dinadala lahat ng mga may corona? O suspected pa lang? Hindi. Ito yung first time na pumutok yung sa Wuhan province and may mga na-trap na Australians. So, doon din sila dinala. Inulis sila doon sa epicenter, tapos dinala sa isolation. Ngayon yung mga nandito na may cases, monitor sila ng government. Very monitor. Kasi kukunin nila, alam nila saan nakatira, exactly, ano yung whereabouts, sino yung mga relatives nila. So, alam nila pag may kumalat, alam nila saan yung source, saan ang galing. So, napiprevent nila by means of your good information. At saka maganda dito, supported ng mga companies, yung work from home. So, marami kaming kaibigan na talagang work from home na starting tomorrow. So, hindi na nila. Kayo ba? Kayo, naka-work from home na kayo? Permanently, work from home talagang arrangement ko eh. May home office ako, dito lang ako sa bahay. Kami sa company namin, soon as nag-announce ang Prime Minister ng pandemic situation, nagkaroon kaagad ng information drive sa from government agencies sa lahat ng companies na they're free to make arrangements paano nila i-arrange yung workforce pag mayroong ganitong situation and paano ma-avoid na mag-shutdown ng business despite of the situation. So kami, yung initial na plano sa amin, halimbawa, yung anak mo need some daycare. Kasi lahat kami katrabaho, no? Walang mag-aalaga sa anak mo. Ang unang-una kasi sinashutdown dito pag may mga ganyang emergency, daycares and schools. So, pag nasa work ang parents, paano mangyayari? Sino mag-aalaga sa mga anak? So, they offer na dalhin yung mga bata sa office and then they will provide yung mga carers for the kids. And then, tinatanong din nila yung mga kung merong access sa network, sa internet, para we can all bring our work sa bahay kung kami magtrabaho. And then sa school naman ng anak ko, pinauwi na sa kanila lahat yung mga books nila, kukuha na yung gamit sa locker para anytime mag-announce yung government na lockdown or close muna, shutdown muna yung school, pwede silang mag-aral sa bahay. So, handa naman yung government. Yung mga tao lang talaga siguro na misinform o talagang natatakot lang, sila lang yung nagpapanik buying talaga. Kaya yeah, kami dito, hindi kami nagpapaniwala masyado sa mga posts sa Facebook, ng mga kung ano-ano. We always verify yung source namin para tama yung information. And mostly, the most correct information is from the government. So, lagaanap din dyan yung ano, mga fake news? Marami rin. Sobra. May moka-uson din kayo dyan. Yeah, nasa tao rin eh, paano mo i-accept yung information, paano mo ipaprocess, and always verify yung source, yun ang importante. Kasi aside from the virus itself, kamusta ako, naman ng nakatakot yung recession. So, kasi infected or not, recession, maapektuhan talaga tayo lahat. Oo. Ano, GB, anong tatanong mo? Tatanong ko lang yung nightlife, yung mga bars, restaurants. Ayan. Tuloy lang siya, tuloy lang ang buhay diyan sa Melbourne. Melbourne kayo, no? So, napansin namin nang nag-mall kami nung Thursday, walang masyadong tao. So, mga tao na mismo yung nag-a-avoid rin ng mga
crowded places. Pag alam nila, okay, risk ako, high risk ako, hindi na sila, ano, hindi na sila tumutuloy. Ano? Oh, yan ang dapat gayahin dito sa Pilipinas eh, no? Dapat tayo na mismo yung, ano, mag-quarantine sa sarili natin. May mga nakikita pa ako dito, ang dami pang chismosa sa labas eh. May mga na gumagala pa eh. Diyan ba sa inyo, no? Kamusta? Okay naman. Ito, nagiinom kami. Oh, yan. Yan na dapat kilaran ng mga Pilipinas. Ganyan, dapat. Diba? Eh, ano naman eh, tinesting naman namin eh itong kamay na yung kamay naman namin accurate naman kung malalaman agad kung ilang degrees. Ano naman nasa 37 lahat. So wala kayong thermometer. Wala ang thermometer. Ano ba kayo, magtatagay ba kayo? Hindi, kanya-kanya kaming baso ngayon. Pero nag-iidong kami nag-iingat, may kanya-kanya kaming baso, may kanya-kanya din kami pantubig. Pero iisa lang yung yelo namin. Pagkasubo, dura. Sa inyo dyan sa Australia, Kuya Ray, ano, meron ba din kayong pinapractice rin ba yung social distancing? Oo, kahapon nga, may party kami. So usually, beso-beso. Kahapon, wala muna kaming beso-beso. Bau-bau muna. Kahit sa simbahan. Kahit sa simbahan, wala usually, na ano rito eh, handshake. Pag nag-peace be with you, usually handshake. Ngayon, nabaw na lang ng heads and... pero nagsisimba pa rin kayo, physical. Oo. Kanina. Kasi, ito kasi si GB, sa ano eh, nag-online mask. Kwento mo nga sa amin kung ano yung... Oo, wala na akong takas eh. hindi ka ba talaga nagsisimba? Hindi naman, nagsisimba naman ako. Kaso wala ka na talagang takas pag talagang nag-self-quarantine ka kasi bumiyahe kami ng probinsya. Ngayon, sabi ko, di tayo pwede lumabas talaga. Kukarantin muna natin sarili natin dahil baka mamaya hindi natin alam kasi may asymptomatic nga eh. Di mo alam kung meron kang dala. So, nasa bahay lang kami. Tapos, yun nga, ginawa ng online ng misa. Di nag-misa kami lahat sa bahay, which is nice. You know, may bonding na kayo talaga sa bahay. Ang problema lang, nag-online mass kami. May commercial sa gitna. May ato. Oo, may commercial. May ads. Oo, may, sana wag mo. Alam mo bakit? Siyempre, paano pag ano na, pag yung tights na, yung magbibigay ka ng offering, di ba? Eh, walang online, eh, walang magbibigay. So, sa commercial si Nakita. Ano commercial, GB? Ano commercial? Dysmenorrhea pa eh. Gamot sa dysmenorrhea eh. Dysmenorrhea. Oh, gamot sa dysmenorrhea. Ay, naku, lintik na. Pero, dun sa usapang fake news, totoo ba yung ang Australia nakahanap na ng nakagawa ng vaccine laban sa corona? Para meron ako narinig na parang press okay. Ano eh, release eh. Pero ano yan, 50-50 truth, 50-50 misinform. Actually, hindi sila true na Australia na-discover yung protein sequence nung ano, nung coronavirus. Meaning, if you know the sequence, pwede ka na gumawa ng vaccine. Alright? So, hindi pa siya talaga vaccine. Pero, yun na yung kasi alam mo na yung key. Alam mo na yung sequence eh, paano mo siya ipiprevent. So, gagawin lang nila yon and then itatry na nila sa tao to see if it's effective. Ah, okay. Kasi may mga gumaling na ba dyan? May mga gumaling na ba? Actually, may nag-recover. Meron. Alalak, ano nga, dahil sa gagawin mong inuman mamaya. Hindi, kasi sa atin, may balita na may gumaling na rin daw. Actually, kasi yung coronavirus, it's like a normal flu. Pero because it's a new strain of virus, fatal siya pag hindi ka naagapan. Kasi actually, may statistics na mas maraming namamatay sa normal influenza. Alam mo, yung gumaling daw, alam mo kung sino yung gumaling? Yung pinakaunang na-discovery na pasyente dito sa Pilipinas, yung taga-Wuhan na Chinese, yun daw ang gumaling. Yung pag-gumaling, eh. Oo, yung walong Pinoy, patay. Patay na ba? Yung unang walo? May patient 35, patient ano. Pero ang gumaling ngayon, dalawa, yung unang dalawa, yung taga-Wuhan, na nagdala. Alam ba? Kung sino pa yung nagdala ng sakit dito, siya pa yung gumaling. Alam niyo yung stats dyan sa Australia, Kuya Ray?
Well, every day. Hindi ko pinafollow, pero mababa lang yung... Hindi naman siya ganun ka, ano, kabilis. Pero worried enough to make the government and everyone worried. Kasi alam welfare ko... kasi welfare system dito, isa o dalawa lang magkasakit. Ano eh, government kagad ang nagre-rescue. Libre kasi yung... Libre ano, yung... yun. So, imagine kung maraming magkasakit. Resources ng ano yun. Resources ng government. Yung New South Wales, which is yung another state, which is yung Sydney, no? Mas mataas yung statistics nila compared sa Melbourne. Pero yung rate ng infection is almost similar, parang under 10 infections a day. Pero malapit na rin kasi yung taglamig talaga. So hindi rin natin masabi. Usually kahit nung wala pa yung corona, pagdating ng gantong autumn, marami nagkakasakit. Winter, marami na talagang nagkakasakit. So hindi natin masasabi rin, baka dumami rin yung cases. So nangyayari pag diba merong nagpa-check up ng flu system, pwede ka kasing immediate suspected ng coronavirus, lalo na pag lumabas ka ng bansa. Kaya gina-undergo ka ng test. Siguro sa 1,000 na nagpa-check up, siguro 1 or 2 lang doon talaga ang merong coronavirus. The rest are normal flu. Kasi magka-flu season na eh. May mga tanong dito yung mga cool pals natin eh. Ang mga Pinoy ba sa Australia nagpapanik din ba sa toilet paper? Hindi yung Pinoy. Kami pa. Kasi kahit nandito kami, either yung mga everyday or may tabo. Kami, may tabo pa rin kami. Baldet tabo sa bawat banyo. So nagkakaubusan ng tabo ngayon. So sabi pwede kasi, may mga kaibigan ba kayong mga Australian? Ano, may sasabihin ka ba, GB? May sasabihin ka? Hindi, natawa lang ako kasi kung wala nang tabo, plastic cup. Kasi gano'n naman yung style natin eh. Diba? Kasisiyan ka sa public, wala kang tissue. Kuwari, umiinom ka ng juice, oh, papasok ka ng CR. Style mo lang, kuwari, umiinom ka ng mineral bottle, ganyan. Diba? Para-paraan lang yan. Kung isipin mo, parang Pilipino, prepared sa ganyang klaseng ano, quarantine eh. Diba nga sa hotel? Diba nga sa hotel yung ano, yung mineral water doon? Nako-convert sa bidet 'yun pagkatapos pag naubos na eh pag sa hotel eh. Oo. May sasabihin ka, Ate Pani? Kanina lang meron kaming bisita, nag-dinner dito. So napag-usapan namin 'yun nga. So yung ano yung mga binili nila para in case na ma-quarantine kami for 14 days, meron kami stock. So 'yun nga, napag-usapan yung Pilipinas, meron kang bulata or meron kang kahit ketchup at bigas. So yung mga binili yung mga Pilipino rito, ang unang binili pagkain, hindi yung toilet paper o kung ano-ano pang disinfectant. Kasi baling mamatay ng mabaho basta hindi gutom. Totoo. Kanin yung importante. Isipin mo, yung bawat bayan ng Pilipino abroad, pabuksan mo yung tokadong niyan sa may kitchen, parang prepared nga talaga sa quarantine, ilang dilata ng spam. Ilang luncheon meat, corned beef, tapos may sinigang mix pa yan. Ang magic sarap. Ang rami, kumpleto yan. Pupasok mo sa banyo. Wala pang virus. Nong, ikaw may tanong ka? Okay na ako. Okay ka na? Okay na ako sa tanong. Alam mo, Nong, mas marami pang napatay ang mga lasing sa kanto kaysa sa coronavirus. Kaya mag-ingat ka pag umiinom ka dyan. Ilan ba kayo magiinuman ngayon? Hindi, tinabi. Ano, nakamute ka. Ano, ulitin mo? Ha? Ilan ba kayo magiinuman ngayon? Ulitin mo yung sinabi mo kanina, nakamute ka. Ulul! Hindi, konti lang kami. Mga apat lang naman kami. Ganto dyan sa Pilipinas. Ano yun, DB? Pag magiinuman kayo, ilista mo yung pangalan saka number. Para kung kaya may inibubukas, alam mo kung sino yung hahanapin mo.
Contact tracing kaagad. Oo, contact tracing agad. Tumitingin naman kami sa ano, mata ng isa't isa. Pagka hindi nakatingin, malamang infected siya. Ayun, ayun. Ay, si... Ito pala, oh. Gusto mo tanungin si Bianca. Si Bianca? Oo nga. Maybe... May tanong ako sa kanya. Kamusta ayan, naman no? Ang social life? English. Na... English yan. No. English how is your social English. Life now that you cannot see your friends that often? I know you have online, but is it enough for you to enjoy, you know, your time with friends or... Galing ng English. Biskaya. Oh, syempre. Ganda ng ano, ang ganda ng ano accent diyan sa Biskaya. No, no, ikaw nga tanungin mo yung itanong mo kay Bianca yung tinanong ni GB. Ah, Bianca, GB, can you ask Bianca? How's your social life? GB, take it away. Like how are you and your friends dealing with this with school? Is school going to end this March? Because in the Philippines, usually our school ends March. So how, when does school end? And how are you guys going to, you know, study from now on with the virus scare? Well, school isn't canceled as of now, but it's school holidays in, I think, 2 weeks. But the government hasn't really said anything about the school closing, so it's still pretty normal right now. And one more thing, do you think it's easier to cheat when it's an online class than an actual class? Hindi po. Ah, nagtatagalog naman pala. Ito pa ang tanong ko. Hindi, joke lang, joke lang. Hindi ka na magtanong-nong. Nagtatagalog. Pakitaan mo, Bianca. I don't know. I don't know. Say boy bad bawang. Boy bawang. English yung boy, no? No, English yung boy. Ha? English yung boy. English mo yun? English mo yun? Nag-gain naman ba sa picture? Yun, maraming then, salamat. Naglobat eh, naglobat. Thank you very much. Oh, maraming salamat kay Ray. Thank you. Sana pag wala na yung virus, makabisita kami sa inyo dyan. Mag-comedy show tayo. Nag-iita yung bahay sa inyong tatlo. Ay, nako. Ayun, maraming salamat po. Tsaka maraming, Peray, maraming salamat sa inyo kasi magiging mapapalagay din yung mga cool pals natin na hindi mag-aalala dyan sa Melbourne. May mga gusto ba kayong batiin? Mami! Si Mami Biola. Dian. Si Dian, si Christian, si Bayaw Lester. How about you, Bianca? Do you want to greet your classmates? I don't know. Nakikinig na kulo pals. Okay, maraming salamat. Thank you. Bye-bye. Thank you, everyone. Bye. Stay safe. Bye-bye. See you soon. Thank you. Hindi, palagay ko rin naman na, ano, na tanong na rin naman natin lahat kay Kuya Ray tungkol dyan sa Melbourne. Oh, ito naman isang bisita natin, no? Ito naman isang bisita natin. Pero ang na-take away natin mula dun sa usapan natin sa kanila, may sistema sa Australia. Oo. Kaya hindi pero alam mo kahit ganun pala ka may sistema ang isang bansa, nasa tao pa rin pala talaga, eh, no? Magpapanik. May mga planning din talagang tao na magkukos ng panic, eh. Oo, kasi nga maraming naniniwala sa fake news. Maraming nadadala sa online, kaya para sa atin, bago din tayo mag-share ng mga info, kailangan talaga isipin muna natin, totoo ba to? Check natin, para hindi tayo nagkukos din ng panic. Tsaka ano, no? Importante sa mga Australiano na talagang kahit ano ang mangyari, may pangpuna sila ng puwet. Nakakatuwa lang. Ang mga Pilipino, hindi nagpanik sa toilet. Tapos, makikita mo pa rin kahit na nandyan sila sa sitwasyon na may ganyang klaseng virus eh, at nakukuhanan pa natin talaga magbiro. So, yan ang nagtatawid sa atin sa mga gantong oras. Kaya nakakatuwa. Oo. Oh, ayan. Ngayon alam mo kung ba't, curious ako dun sa, ano, sa sweldo. Tinanong ko yung sweldo. Dun sa mga, ano, lalapit dun sa mga infected. Baka kasi nagkakaroon na, sige, bigyan pa kita ng another 5,000. Ikaw na at pumunta dyan.
Kasi ang hirap no, nakakaba. Na, kasi hindi rin ano, hindi kumbaga kung ito na yung trabaho mo. Kumbaga hindi ka na pwedeng magreklamo. Oo. Kasi ito talaga yung calling mo bilang nasa medical field. Alam mo, tsaka ano, no, ang saya sa kanila, no, kung kailan ka pa nagka-corona, doon ka pa dadalhin sa Christmas Island. Yun na, napakaganda ng ano, no, hindi halata. Alam na natin si Santa Claus may coronavirus. Doon pa sila mismo sa malamig, eh, no? Oo, eto naman, mula tayo, ayan, galing tayong Australia, ngayon naman may kakamustahin tayo, isang cool pal din. Eto, bagong cool pal to kasi dito nakikinig ng cool pals eh. Ngayon pa lang kung kailan natin siya i-interviewin. Ito ang pinakaunang episode na papakinggan niya, yung sarili niya. Ito, at kasama rin niya dito si Wilson. Hi, Wilson. Mula ito sa Italy. Ngayon cool pals. Patayin mo yung ano, yung hinaan mo yung volume dong nakikinig ka ba ng newsfeed yan? Nag-feedback. Sorry po, sir. Sorry. Kasi okay, mga anak ko nandito din. Eh. Gusto nilang makita yung mukha nila sa screen. Hello naman. Hello, binabakay. Hello. Hello sa inyo. Nanay, okay naman kayo dyan. Hindi si Angel Oxin po yan, nasa. Ito yung... anak mo din yan? Nambong. Hindi, asawa ko. Hindi, biro lang. Anak ko, panganay. Ah. Awkward yun, ha? Tsaka napakamot yung anak mo, ha? Oo. No, si daddy talaga. O, isa ka. Every time. Nasaan kang parte ng Italy? Magtawagin, kumbaga, nasa... Di ba tayo may Luzon besides Mindanao? Nasa Luzon kami. Emilia Romagna ang tawag. Doon sa parang Luzon, ko'y nasa isang province ako ng Luzon ng Emilia-Romagna. Modena ang pangalan, sir. Modena? Oo, Modena, Italy. Kamusta naman dyan sa area nyo? Kasi sa Italy, ang daming cases, di ba? Biglang parang lumobo yung mga cases ng may virus. So, kamusta naman dyan sa area? Dito sa mismong area namin, parang wala lang. Party-party pa nga sila, nebiro lang. Ibig sabihin, lumabas kami kaganina, Melo, lumabas na ako kaganina. Nabibigla ako. Ang dami naglalakad sa kanya. Parang hindi kay lockdown kami. Yun, parang, pero may mga nakamask. Pero lakad ano yung... zombie. kami lang, kasi hindi na kami naaarawan. Kami yung nagmukhang zombie. Pero doon sa area ninyo, na may ano na ba? Kasi dito sa Pilipinas nga, meron ng lockdown, may quarantine. Kayo sa inyo, kumusta ang school, ang social life dyan, ang mga business ba, bukas ba? Kamusta ang lockdown ngayon sa Italy? Kasi ang balita namin dito sa Pilipinas, naka-lockdown ang buong bansa. Ito kasi Metro Manila lang eh. Saan sa inyo, buong bansa ang naka-lockdown? Yun din ang pagkakaalam ko. Tapos nag-research ako kung ano bang pagkakaiba ng community quarantine at saka ng lockdown. Lockdown kami, pero ang style nila, sistema nila dito, parang community quarantine. Bukas pa rin yung mga supermarket nila, pero may limited time lang. Limited time lang. Bukas din yung bilihan ng mga cigarettes dito, yung tinatawag namin tabaki. Bukas pa rin dahil may nabilhan. Pero meron lang siyang oras ng pagbubukas, hindi yung katulad ng regular time ng pagbubukas at sara nila. Ganon. Sa school naman, kailan 3 weeks na ang walang pasok dito sa buong country ng Italy. Talagang ano, suspend lahat ng school. Yung trabaho, kamusta? Sa ngayon, ako, dahil walang trabaho, nakikibalita lang ako sa mga dati kong katrabaho. Ang gulo eh, medyo talagang kahit ako nawala na rin trabaho. Oo, kaya naguluhan ako. Ibig na sabihin, yung sistema dapat lockdown, dapat talagang wala rin nagtatrabaho muna para hindi kasi nila malaman kung sino yung may virus o wala. Kaya siguro ang bilis kumalat eh. Basta pag meron kaming permit na binigay sa amin, yung may form, may papel na binigay, na ipapakita mo sa pulis kung sakaling makontrol ka.
na kung bakit ka nasa ano ito, parang waiver? Yun, parang waiver na kailangan meron ka nun. Kasi pag wala ka nun, pwede kang mamultahan ng if I'm not wrong, 206 euro o 306 something, ganun. Eto siya, medyo malabo na mga sana. So, medyo lukot-lukot na rin, no? Isa lang ba yan? Oo, ito lang ang copy namin. May kunimini sa trabaho. Ngayon, meron pa, kaya lang gumugulo. Masyado silang maraming kaikikan. Pag may trabaho ka, bukod pa yan. Yan yung sa mga normal citizen na walang trabaho, yung basta lalabas lang. Pagka yung sa trabaho, may sarili, may iba pang waiver. Kaya talagang kahit lockdown, nakakalabas ng malaya yung iba. Eh, hindi natin alam, mamaya yung malabas na pala yung infected na, di ba? Kaya hindi nila ngayon matrace kung sino. Kaya ngayon, 21,000 people na ang meron dito. 21,000 people? Ilan na ang namatay? Sa pagkakaalam ko, nasa 300 na, no? Nasa 300 ang bilang and still counting. sabi ko ganina, parang butuhan lang ang nagiging sistema, parang walang, parang hindi sila na-alert pa nga ang dating. Kasi lang ang dating, parang yun ang tingin ko, ha. Pag relax lang kayo dyan, relax lang ang atmosphere. Ang gobyerno nila. Merong relax, merong natetend. Kasi ka, ang panic buying dito. Siguro nga, sabi nyo rin kagano sa mga fake news, laging meron, laging may fake news. Kaya nagpapanic buying dati yung mga tao. May magsasara yung ganitong bilihan. Lalo pa naman tayo mga Pilipino, takot tayo magutom. Hoy, may tanong dito yung isa nating mga cool pals, si Edwin Santiago. Napakalalim ng kanyang tanong. Kailangan nating bigyan ito ng puwang dito sa ating ere. Anong oras na daw dyan? Napakalalim. ngayon ay mag-alas dos. O yan. Concert. Nawaya, okay. Nasagot namin ang iyong tanong. Yeah, ano yan? Hapon, umaga. Alas dos lang. Pinagpawisan ako, sir. Hapon o umaga daw? Hapon o madaling araw? Hapon po, sir. Hapon, alas yan. Alas dos po ng hapon. Hapon. Linggo, no? Linggo dyan. Opo, linggo po dito. Nonong, ikaw may tanong ka ba? Anong ginagawa ng gobyerno ngayon dyan sa inyo, sa lugar nyo, yung bukod dun sa mga papeles lang? Dito po, ginagawa ng gobyerno. Ano nga bang ginagawa ng gobyerno dito? Wala. May mga rumoronda mga police, siyempre. Yung ano, nasa, as usual, yung anong ginagawa rin ng ibang bansa, gano'n, nasa hospital yung mga ano. Hindi ba kayo natatakot na may mga rumorondang police? May mga militar din ba? Opo. Kapon, merong isang lugar dito sa state ng, isang lugar po nitong Italy na full forces yung tank eh. Ang dami nga ng mga tank nila eh. Tataka nga sila kung lulusob ba sa gera. Pero meron po, active po rin mga militar dito para sa mga train station. Doon po. Kasi nga, nung nakaraan po, nung parang pumutok na talaga yung balita ng pumutok na po yung balita nitong coronavirus yung sa Italy. Nagpanik po yung mga nasa north. Sa north po. Kaya talagang yung government. Mag-take over na po yung military nila. Ikaw, Nonong, may tanong ka? Hindi. Ganun din ba? Sa katulad sa Australia, iisa lang yung pinagdadalhan sa inyo ng infected? Sir, kasi po, ewan ko kung anong sistema sa akin. Dito po sa nakita ko, hindi. Kasi, sa Vatican. Ako, hindi nga medyo nalulungkot ako. Wala akong masyadong balita sa Vatican. Diyan, wala. Pero, may TV ka ba? Meron naman po, sir. Kaso lang, hindi po talaga ako masyado na nanonood kasi natetense yung asawa ko pati yung natin pagka nanonood ako ng balita. Pero ito, pinapanood nyo, all pals ngayon, pinapanood nyo. Yes, sir. Ito, sir. Ayan, so magsasabi kami ng mga nakaka-tense na balita sa asawa mo dahil ngayon nanonood. Huwag lang yung tungkol sa kabit, baka po palabasin ako nito, bawal lumabas bukod sa mga yan. Yung misis mo papatay sa'yo. Yun ang mabigat. Anak, ilayo-layo mo yung mga kutsilyo. Eh, ito, may tinatanong.
Si Wilson, ano, paano naman yung libangan nyo ngayon na naka-lockdown kayo? Ah, libangan na totally talaga, 'di ba? Alam naman po yung mga kababayan ko sa Bruta, malungkot. Ang iba nito po, social media. Ayun po, yung maliit po ngayong anak na. Kaya na po pala kayo, pasensya na kayo na. Ayan, drawing. Yung anak ko, maka BTS na, no? Nakikinig ng BTS. Lumayo nga po eh, pasensya na kayo. Kumusta ang Filipino community diyan sa Ilugar nyo? Meron namang community ng mga Pilipino na palagi nag-uusap. May mga affected daw bang Pinoy? Ano pa? Kamusta daw yung Filipino community? Tsaka may mga affected ba na coronavirus ng mga Pinoy na may sakit? Nitong last week po, may nag-post sa social media, sa FB, pinasalan din po sa amin. Hindi po to fake news dahil meron po siyang kamag-anak. Bali po nasa Milan siya. Meron po sila lakad ng kanyang amo na Switzerland ba raw? Basta lumabas sila sir nung amo niya ng bansa. Pagbalik niya, ano ba yun na? Nandun pa siya. Nandun po sa Switzerland. Hindi pa nakakalis yun. Na-detect na po siya na meron. Ang pagkakaalam po namin, isa pa lang. Pero wala po napapabalita pa dito ng Pilipino. Ah, isa pa lang po case ang nalalaman namin. Excuse me. May nagtanong din kasi dito galing sa pinos natin dat nung kaninang hapon. Kasi dito nabanggit mo na ang libangan ay social media. So napanood mo ba yung nagkantahan yung mga Italiano sa balcony? Kasi tinatanong din ni Kay Asko, totoo ba yung magkakantahan yung mga tao sa balcony nila, tapos paano daw sila nag-decide kung ano yung kakantahin? Bali, dito naman po kasi ang tao, lalo pang pagka-Italiano, yung kababayan nila. Nagsimula po yan eh, parang na may kumakantang isa. Parang may naglagay pa nga po ng mobile system sa pinaka-rooftop para lalo lumakas. Ayun po, nagsunod-sunod na po. Ay, dapat kinanta yun? Bella Ciao. Bella Ciao yung kinanta nila. Ano, alam mo kung ano ibig sabihin nun? Mamamatay na tayo. National anthem. Natatakot po kasi ako sa asawa ko. Baka bigla akong saksakin. Bella Ciao. So, national anthem daw po nila. National anthem pala nila yun. Kasi kung ibang kanta ngayon, medyo mahirapan yan. Pero yung mga kantang gano'n, no? buti na lang yung kanta na yun. Alam nilang lahat. May isang Pinoy dun sa bibig na yun. Tumasabay lang yung bibig. Tsaka ano eh, iniba yung kanta na, eyo, kumano bigla. Tanong ko lang, kailan sila nag-decide na itigil na natin tong kanta? may pumasok na sa loob na siguro, naawa na rin, gano'n. Hindi, nice, siguro may umubo po kasama nilang kumakanta, kaya tinigil na nila. Abukasok na sila. May umubo. Matatong lang kayo sa kanila. Talagang sorry sa mga nakakakilala sa Italiano. Pero talagang nakakatawa sila. Nung medyo umaano pa lang, yung wala pa silang idea talaga. Uubo ka lang sa kalsada dito, akala mo, adik. Sino yun? Parang hindi nila parang gustong-gusto agad nilang umiwas. Ang kasamaang palad nga po nito, nagkakagulo din medyo, hindi naman kagulo, parang katulad ng Pilipino, tayo Asyano, medyo may pagkakahawig daw sa intik. Parang nagagalit sila sa tao ng intik. Tingin nga kung hawig ng intik, lapit mo nga yung mukha mo sa camera, tingin nga. Pakistani. Samoy G yan eh. Oh, mahal yung Samoy G. Hindi lang kayo ano? Hello, ano pangalan mo? Hi. What's your name? Oh, Mitty Cam. Larsen po. Wilena Larsen. Okay, hindi namin naintindihan. Sabi dito ni OJ Barnuevo, antahin daw natin yung Bella Ciao to the tune of Let It Snow. Let It Go. Ah, ano yun? Let It Snow. Hindi, yun di ba yung parang sa Frozen? Ano yun sa Frozen?
Ano raw yung frozen? Frozen lang. Let it go. Pasensya na po ako ano, paano nyo kami ano ba nagkaubusan ba dahil nasa Italy ka, nagkaubusan ba ng spaghetti dyan? Pasta? Pasta? Eh ba't meron tayong spaghetti? Sabi mo nagkaubusan. Ah, nasa oh, ano sa kasama sa panic buying yung ano? Alaga raw po ubos. Yun ang ano nila eh, no? Parang kanin nyo dun eh. Opo, hinalin tulad nga po yung coronavirus nga po dyan sa pasta. Kasi raw ang Italy daw po ngayon na nag-spread ng virus, parang pasta na in-spread nila sa buong mundo. Hindi ko talaga. Sino nagsabi niya? Presidente ba yung nag-joke niyan? Hindi nag-joke po yun. Baka patay na siya ngayon. Joke lang po, joke. GB, ikaw. Ako. GB, ikaw, anong tanong mo? Hindi, tatanong ko lang kung nagkaubusan din ng toilet paper dyan eh. Ah, dito po, hindi naman po. Kasi nga, sabi nga po nung tig-Australia kagadina, madiskarte po ang Pilipino eh. Tabo, pwede na. Minsan nga, wala pa eh. Eh, yung mga Italiano. Oh, paano yung mga, yung mga Italiano, kaya ba naubos yung pasta? Pangsungkit. Kasi wala toilet paper. Eh, tsaka po meron naman po yung fettuccine. Bide na bide. Yung po may bide. Bide. Kaya kasahod na lang po. Si Mrs. Mo nagtatrabaho pa, tuloy ang trabaho. Hindi na po. Hindi paano na kayo sa mga amo. Saan po kayo nagtatrabaho, ma'am? Domestic po sa mga iba-iba hong trabaho ng yung sa Australia kasi parang ang government nila nagbigay sila ng parang worth 30,000 pesos yata one time para makatulong dun sa mga tao na affected talaga na mga na walang trabaho ganyan. Sa Italy ba may ganun din sila na ginawa para pantulong? Meron pong gagawin, hindi pa lang po kasi medyo marami po talagang batas at magulo po ang ano dito eh. Batas pag nagbababa sila ng mga ganyang tulong sa ano eh. Para pong may pupuntahan kaming ahensya ng gobyerno online na pag-usap kami, meron po silang financial daw na itutulong pero naka-basis pa rin po yun sa tinatawag naming easy. Nakalimutan po na kung anong tawag. Yung parang records po sa buong taon na pinagtrabahuhan po ng tao. Para doon i-depend kung magkano yung amount na itutulong sa amin. Yun po sa pagkakaintindi po namin. Pero malamang ganun po yun. Eh ang Philippine Embassy na contact sa inyo o nalalapitan nyo tukol dyan? Opo, ma-open line naman po lagi sila. Eh, ewan ko kung 24 hours pa sila. Kasi ko alam naman. Pero malamang po, kahit hindi siguro kasi katulad. Pero opo, nalalapitan po namin. Bait na nga po yung tao ngayon sa Philippine Embassy talaga. Kinakakumadit nila may yung tao. Okay. Naka-smile. Uy, sip-sip. Nakamute ka, Nonong. Nong, nakamute ka. Yung tono ng pananalita niya mukhang may i-re-renew siya after nitong coronavirus. Hindi. Hindi, wala po. Hindi. Para mabawasan lang yung content test kasi pangalawa daw kami talaga sa mundo. Parang nakakalungkot. Di na nakakatense. Nakakalungkot kasi. Pero tanong ko sa inyo, paano nag-spread? Paano nag-umpisa? Pasta nga daw sa pasta. Ito naman po, kahit naman, kasi siyempre may mga tinatago yung mga media. Pero po, sa pagkakaalam ko, hindi naman po talaga Chinese na nagdala dito. Ay, nagdala bakit po? Teka lang ha. Medyo controversial yung sasabihin. Walang aawat ha. Walang aawat. Sige. I-bulgar mo na ang mga gusto mo. I-bulgar. Ano yung gusto mong sabihin na sino ang nagdala dyan sa Italy ng... Hindi naman po sa gusto kong sabihin. Parang narinig din sa social media. Maray natin, fake news. Na parang mga tourist na... Nag-tourist sa China na bumalik dito. O nagtrabaho doon, na pagbalik dito, mga Italians din,
din po yung balita. Pero natin po confirm, hindi ko po sinasabi na natotoo yung balita, pero yung po ang parang haka-haka. Please. Madalas ganyan naman ang kaso talaga, mga turista, mga bumiyahe galing China, sanban, o sa airport, dinadala. Marami kasi mga ibang tao na nanggagaling sa ibang bansa. Thank you, sir. Malaki ang chance. Hindi, malaki ang chance niya. Basta ang nagsabi niya eh, si Wilson, Rogacion, Jamelson. Baka hindi na kami tanggapin sa trabaho. Pwede yan yung ano, a philosopher once said. Yung sa, may question lang ako doon sa lockdown nyo. Kasi dito sa atin, sa Pilipinas, 30 days. Diyan, gano'ng katagal? Ayun. Matatapos sila na mga April 3. Kasi po nagsimula ito ng March 3. Mga 130 days din po ang binigay yata. Okay. Pero, so pag ganyan, balik na sa trabaho. Pagkaraw patuloy pa robo, baka ma-extend. Okay. Kasi mabilis talaga dito sir. Pero yun yung record po ang Italy. Per 24 hours, 250 cases ang nadadagdag. Every day. Nakita nga ako may nagsabi, ito ang nag, sa Italy daw, 1,441 deaths. 1,000 sa John Hopkins site na tally. Ano ba yung John Hopkins na site? Porn site ba ito? Hindi ko alam. Hindi ko po. Ano po yung porn site? Ma, galing ha. Katabi mo lang sa awa mo ha. Galing ha. May hawak ako chili asawa niya eh. Hindi, katutok na nga po siya ba? Kaya ganyan ako nang ganyan eh. Hindi, pero okay. Marami po kasi ano dito, nagtatali na kung ilan ang ano. Eh, kami naman po, ang inaanohan namin, yung medyo site ng Gazzetta Modena, yung sa mismo lugar lang po namin. Pero yung pangkalahatan, hindi po ako nagtitigin. Tsaka nakadepende rin lang din po kami dun sa mga parang officials ng Filipino community na nagpo-post. Sabihin na ko pa kasi niintindi ko po kasi yung pamilya ko eh. Kaya ang hirap kuminsan tumingin sa mga ano eh. Ayoko na ring mag-isip ng syempre hindi namin alam, parami ng parami yung nagkakaroon dito, parang napaparanoid ka minsan na paano na kaya kami ganito, ganito, ganyan. Totoo, kaya, talagang iba ang klase ang stress levels yan. Pag masyado mo inaalam yung nangyayari sa paligid, kaya importante din na nakafocus ka lang din sa family, saka sa neighborhood. Oo, relax ka lang, Wilson. Kaya medyo na-relieve yung stress namin kasi nandiyan kayo, sir. Medyo, salamat pala dun sa nag-recommend. Yung pangarap ko kasi talaga maging artista, sir. Naunahan ka na ni Sam YG. Thank you, sir. Kahit paano may kamukha. Pare, kumusta na? Ano lang, matanong ko lang. Ikaw, saan ka, taga saan ka dito sa Manila? Ang bari ang father ko po, tiga Malate, Manila. Ang nanay ko po, kapitay niya. Alfonso Cavite po. Alfonso. Ikaw, saan ka ba pinanganak? Ako po, hindi po. Sa ano po ako pinanganak? Sa PGH, Manila po. Doon ka na rin lumaki. Kami sa PGH? Hindi po ko lumaki. sa ano po ako lumaki talaga, yung ano po, Las Marinas, Cavite po. Doon po, nakakuha kami housing na sa trabaho ng tatay. Sakto yan. Yung, ano mo, ang dami na rin daw sa Cavite. 14 cases na rin daw eh, sabi eh. So, ang ganda. Wala ka nang babalikan. Gago ka, James. Ang pinaka-worry nga niya. Ang pinaka-worry nga niya sa lahat, eh kinakabahan na siya. Mas pinakaba mo pa eh. Joke lang. Ano, gusto ko sabihin yun, sa Italy, ano rin yan, majority Katoliko. Madalas magsimba yung mga yan. Kaya, ano nangyari sa mga misa nyo? Online na rin. Medyo walang nagpo-post ngayon kung anong oras ang misa. Siguro parang postpone daw po muna. Kasi hindi naman sila makaka... Yung siyempre, ibang mga tao natatakot. Hindi naman talaga walang knowledge masyado sa sakit na yun. Basta ang alam lang nila, makakamatay na. Ano, siyempre.
Hindi rin naman, baka masayang lang yung oras na. Nung ayun. Kaya ganun. Ganun lang tingin ko. Ako hindi naman kasi ako pala si Bang Machado dahil dito, sa lugar, sa eatery, para sa kalaman ng lahat, bawat kanto may simbahan. Dito ka mananawa, kumbaga sa atin, maraming tiyangga, dito maraming simbahan. Tapos hindi ka pa rin nila na-convert. Sa atin ba ano? Sa atin ba hindi na pinapatupad yung ano, hostya? Wala na. Sa atin? Sa hostya? Oo, wala nang hostya. Saan? Sa Pilipinas? Sa Pilipinas? Sa Pilipinas ba? So, oo, sa atin. Oo, kasi mahirap magbigay ng hostya online. Oo. Hindi, pag sa online ka mag ano, pag nag, pag sa online ka nagpa-hostya, kukomment mo lang mine. Pamain na lang imamain, po. Pamain na lang. Pamain na lang po ng hostya, pamain. Kasi na nga po, pwedeng gano'n para walang ma-apektuhan muna. Pero dito po siguro, inano na rin nila yun. Yung parang tinanggal na nga rin po muna nila. Parang postpone na muna yung mga ganyan. Dahil wala rin naman po magmimisa. Doon sa lugar nyo, Wilson, yung mga ospital, ano, punuan ba? Anong, kasi malaki nga, mataas nga ang cases eh. Diyan sa area nyo, kumusta naman? Hindi naman po kasi po dito sa kagandahan po sa Italy, bawat lugar, bawat dito, kahit maliit ng lugar, meron po kaming isang malaking, yung makalaki ang ospital. Hindi po katulad sa atin na, ay, dito bayan lang na yun may facility. Hindi po. Dito po sa kahit maliit ng lugar namin ito, dalawa o tatlong malaking ospital po nandito sa lugar na ito. Kaya hindi po naman po nagkakapusapan. Kaso lang ha, masamampalad, pag may isip nyo, kami pang maraming ospital dito, kami pa yung maraming, parang naging maraming cases, kami pa nag-spread. Pero yun nga kasi talagang nag-spread yung virus pagka in denial pa yung infected eh, yung ayaw pa muna. Saka lalala. Opo, tapos makasalamuha ng marami, no? Oh, ay, so, ipag-inuman ka pa, no? Mga parting Europe, konting ano lang, pinipiesta nila. Yung mga kainuman ko naman, ay, tigi-isa kaming ano, yung Pop Mobile. Tigi-isa kami. Kaya safe. Ang ayaman nyo, bulletproof pa. Bulletproof pa. Bulletproof. Ang problema, iisa lang ang Pop Mobile dito, kaya siksika kami sa loob. Kamusta? Ay, may mga gusto pa kayong itanong kay Wilson? Oo, kamusta naman ang supplies nyo sa bahay? Pagkain? Ay, yung nga pong nasabi ko, meron naman po dito parang maliliit na supermarket na bukas pa rin naman po, may oras lang talaga. Talagang, hindi naman Ito lockdown eh, pero parang community quarantine lang po talaga, pero lockdown ang binabali lang talaga. Okay naman yung supply ng karne nyo, isda, mga ganun. Okay naman po, wala pa naman pong pababalita na masamang bumili ng karne ng baboy, wala pa naman, okay naman. So ang maano natin dito, all in all sa Italy, kalmado lahat. Normal. Kahit maraming cases. Normal lang lahat, na wala lang masyadong lumalabas ng bahay. Pero pwede ka pa rin lumabas. Dito po sa lugar namin, parang nasyaka ko ngayong araw na ito. Nung pagkababa namin, medyo marami. Pero these past few days, talagang pinapakita kahit social media na totoo naman. Venice, yung mga talagang sa north, kahit sa south, talagang walang tao. Talagang... So sarap na rin yung mga, ano niya, yung mga tourist spot niyo dyan, sarado na rin. Opo, parang sarado kasi talagang wala naman din po, hindi rin po kikita yung ano nila siguro. Kaya sinarado na lang din, tsaka lockdown nga po talaga eh. Wala po masyado ng mga masyal, lalo na doon sa Milando mo na kilala. Kayo, may tanong pa kayo? GB, no? Siguro, si GB, ako okay na rin ako. Mukhang natanong na rin natin kay Wilson kung ano. Si GB, baka may pabon. Ako, gusto ko lang sabihin, natutuwa ako na masaya yung well-being nyo, maganda, yung in high spirits kayo dyan. Kasi syempre, nakakaba na marami tayong mga kapatid na Pilipino nandyan ngayon sa Italy, tapos malaki yung mga infected. So, makabiruan kayo, napakasaya. So, salamat Wilson ha. At salamat kami. Salamat Wilson and wife. Anong name pala ng wife mo? Ano nga bang pangalan mo? Ah, Jamilin.
Ano? So, thank you namin. Nagkakalimutan na po yung, yung pangalan. Pabatiin! Pabatiin natin sila sa mga kamag-anak nila dito sa Pilipinas. May gusto ba kayong batiin dito? Mga nanonood kayo. Hello po, kila Lola Diring, Martonito, kila Tita Susan. Sa lahat po ng mga tiga Pilipinas. Anong talent mo, ate? Talahatin ko na po. Huwag kayong mag-alala, mamamatay. Ay, este, ma. Ayos na po yung laging namin. Ayos na po. Kasama namin, Presidente. President Duterte, kaya nyo yan. Ilang problema, ayos yan. Parang namamoblema si Duterte, ha? Parang namamoblema. Ito ba yung post sa social media, lagi nakaganyan. Buti na lang at kinonsol mo si Duterte. Yun ang hinihintay talaga ni Duterte, yung pag words of encouragement mo eh. Okay, hindi naman po. Alam ko may mga agents sa presidente natin, meron din na magkabig. Sa akin lang, tumigit na tayo. Eh, siya lang nasa pwesto ngayon, kaya ano lang, medyo respect. Respect pa rin. Kahit kung ayaw ko man. Oo, tama. Ganda yan, salamat. Parang dito. Para tama, dito. Tama. Sino si Jamie Lynn? Si Jamie Lynn ba yung asawa mo? Oh, Jamie Lynn. Tapos Jamie Lynn. Ayun oh, sabi dito may nagka-comment oh, Bernadette. Si Bernadette. Mga ka-classic po. Ka-classic niya. Masikat na siya. Thank you, Wilson. Oh, thank you. Okay, ingat kayo palagi dyan, ha. Power. Happy birthday sa mga. Oh, message. Ay, sir, yung palang nagbigay sa inyo ng site niyo sa akin, ng page niyo, kay paring Neil Rasalabat, ikasubaybay niyo siya. Kumpare ko na. Salamat. Maraming salamat. Wilson, ano ha? Next time, no. pagkatapos ng community week quarantine niyo o yung lockdown niyo, kukumustahin namin kayo dyan kung ano na yung balita dyan, ha? After. Okay, sir. Walang problema. Contact oh, lang. Saka, gabi-gabi na natin, gabi-gabi na natin gagawin tong, ano, yung online. So, anytime na wala kayong magawa dyan, singit ka lang dito, Wilson. Tapos, para mag-apit ka rin, tawanan lang tayo. Oh, okay, sir. Set muna kayo, sir. Cheers, cheers. Cheers. Basta Wilson, basta pagkatapos ng lahat ng to, kakamustahin ka namin. Kakamustahin ka namin diyan kung este okay. Oh, sila. Sana abutan niyo pa ako, baka saksakin. Siyempre sila Kuya Ray din, babalikan din natin sila Kuya Ray after ng mga ano na to. After ng pinagdadaanan natin. Mukhang nandiyan pa si Kuya Ray. Importante lang, sir. Oh, ano? Nga pala, ano, binabati ko nga pala mga nasa lamay nung aming kumpare. Medyo bata pa siya, kay edad ko, sir. Namatay nitong, kailan ba namatay si parang ito? Summer Winford, das Maringas, Cavite. Ano kinamatay? Medyo pinaprivate nung kanilang ano, pero sa pagkakalam ko, cancer. Okay. Pina-private pero sinabi mo pa rin. Pina-public mo. Hindi po ako sure kasi baka mamaya mag-multuhin niya ako mamaya, wag naman pa rin. Pero hindi, pwede naman natin pa-edit kay ano yan, kay Direct Val. Oh, ay, pero salamat Wilson, lagi ka mag-iingat. Salamat po sa inyo, more power sana. Ano pa, tuloy-tuloy kayo hanggang sa ugod-ugod na kayo. Ay, este, ugod-ugod na yung kami. Nandiyan pa rin kayo para. Yeah, tama. Salamat, Wilson. Ingat kayo dyan. Thank you. Thank you. Bye-bye. Yung mga banatan ni Wilson, Big Soto. Alfonso Cavite represent. Yan. Uy, ako, taga dyan si Muman. Yun, at syempre, andiyan pa yata sige, si Kuya Ray. Kuya Ray, salamat sa pagpapaunlak ng interview. Yeah. Laging maghuhugas ng kamay, Kuya Ray. Maraming salamat sa iyo. Ayan, no? Okay naman pala, no? Okay naman pala yung mga kahit hindi naman pala ganun kapanik yung mga tao. Dito nagpapanik lang tayo. Oh, nakakatuwa. Kumbaga, nagpapanik sila pero ang maganda sa lugar nila, may order. May mga rules silang sinusunod. Kaya mas maganda. Sa ating kasi labo-labo eh. Oo, kailangan ng ang pinakakampi talaga natin ngayon eh, information. Oo. Sa sistema, proper system. Working at system. Tabo. Yeah. At tabo. At tabo. Oh, GB, kumusta naman pala yung biyahe mo kahapon? Ayun.
Sa mga hindi po, iisabi lang natin ha, sa mga kaka-tune in pa lang ngayon, o yung hindi nakaabot yung explanation namin kung bakit di kasama si GB kahapon. Si GB po ay lumuwas ng Nueva Vizcaya at susubukan niya pang bumalik ng Manila. Kailan? Sa April 15. Ay! Pero GB, kamusta yung biyahe mo dyan? Diba, kamusta? So, kamusta yung traffic? Yung biyahe mo ay kasagsagan eh. Kasi ang nangyari sa amin, nag-decide na kami na bago mag-lockdown, dali ng mga bata sa probinsya para hindi naman masyadong hectic or stressful ang environment nila. Yung biyahe naman namin, hindi naman ganun ka-traffic. Kahit na yun yung last day na pwede kang lumabas o bago mag-lockdown, hindi naman usual traffic, Mindanao Ave, tapos bandang bungad ng NLEX. Pero after nun, dire-diretso na kami. Wala namang mga checkpoint, walang kung ano-ano. So pagdating namin dito sa bahay, sa probinsya, di ano mura may self-quarantine, 3 days para lang to be responsible to the neighborhood. Kasi ayaw naman namin na kami yung magdadala ng virus kung sakaling may virus kami. So dito lang kami sa bahay ngayon, papahinga. Tapos after 3 days, papatuli na namin yung panganay. Anong klaseng tuli? Yung traditional na dipokpok o ano? Undercut. Undercut daw ang gusto kasi 90s to eh. Sarap naman. Oo. Oh, gusto niyo yung may bangs na ganoon pag ganoon. Yan, undercut. Parang si Wawid de Guzman noong 1998. Oh, so pwede naman. So pwede namang ano 'yun, yung gagawing bang tuli diyan eh work from home din yung ano, yung doktor. Hindi, yeah, papupuntahin na namin dito. Tapos may video namin para mapanood nyo lahat. FB Live. FB Live, no? FB Live natin. Oh, hindi, tatago ko lang yung video para may pang blackmail ako dito sa panganay. Kung sakaling yumaman. Ayun, ako, tatapusin na muna natin itong kwentuhan natin dahil bukas tuloy-tuloy lang tayo, di ba? Bukas, oh, ano ang mayayari? Bukas, nag-post kami kanina pag tungkol dun sa mga kaibigan natin na ano din, naapektuhan din ng ano, ng problema lockdown. Na to, lockdown. Yung mga walang gig o yung mga kaibigan natin, musikero, meron sa, gusto sana namin na mapakinggan yung mga original composition ninyo. Yan. Gawin yung daan yung Cool Pals para marinig yung mga obra ninyo, tapos syempre nandito kami para pag-usapan kung ano yung mga kung ano yung nasa lyrics, yung mga mensahe nyo, tapos pwede rin na makipag-ano, sumali na rin kayo sa ano namin, sa live namin bukas, pero pipili muna kami ng kanta. Yan. At nagpapamura talagang ayaw tumigil nito ni Jeb Med Gendrano. Mapano, di ka titigil, tang ina ka, nagpapamura eh. Pero, tang ina mo. Yun, kaya... Ayaw mo papigil ha, tang ina ka. Bukas, yan po ang mangyayari every Sunday. Ganito po, kamustahan tayo. Next week naman, next Sunday, anong bansa kaya? Abangan ninyo kung anong bansa ang pupuntahan natin. Pwede nyo kami i-message. Pwede nila tayong i-message kung gusto nila na mag-update para maabot din sila ng mga kamag-anak din nila dito. Message nyo lang kami, mga Cool Pals, yung mga OFW dyan. Oo. Ciao, GB. Well, GB! Natutuwa lang ako sa mga kapatid natin ng mga Pilipino sa ibang bansa na maintain high spirit pa rin eh, no? At nandiyan pa rin yung faith na magiging maayos din ang lahat, konting pasensya lang sa nangyayari. Yun, saka andito lang kami, Cool Pals, para pasayin kayo. Kaya hanggang sama-sama tayo sa susunod na tawanan. Oy, dito lang yan sa... Wait. Sabay-sabay. Cross-promo. May dadagdag lang ako para bukas. Okay. Ayun, ano? Kaya ano, original composition yung hinahanap natin para dire-diretso maparinig natin yung... Kasi pagka may copyright, mapuputol yung ano natin, yung ang tawag dito, yung topic natin bukas. Sayang naman kung hindi natin may papatugtog yung kanilang anong okay pa sa atin yung cover?
tingnan muna natin pag na naputol tayo na block yung Cool Pals tapos na delete edi hindi pwede. Hindi pwede. Okay, basta ano natin 'yan sa mga Cool Pals na mga musikero diyan, iandahan niyo yung mga original composition niyo bukas. O ilagay niyo yung link doon sa aming pinost. Ayan, at saka huwag niyo kalimutan na para pampatanggal buryong dito habang tayo naka 30 days quarantine, nandiyan ang mga podcast ng Podcast Network Asia, Wrestling Wrestling Podcast, Eavesdrop, Hustle Share, Kudazers, dahil pa may mga Halo-Halo Show. Halo-Halo Show. Walwal Sesh, Tunay na Rider, at dami naming ino-offer sa inyo ng Podcast Network Asia. May dadagdag din ako, last na, bago tayo magpaalam. Maraming salamat sa Cool Pals dahil pasok na tayo sa top 10. Yan, okay. Top 12 na tayo ulit ngayon, nung. So late na yung iyong pasasalamat. Maraming salamat. At least may one seat apart tayo sa top 10. Okay. So ayan nga. At kung sa mga, for more information, visit nyo lang www.podcastnetwork.com. Asia. At hanggang sa susunod na tawanan. Dito lang sa Dumaliches. Galing na Paliches. Ay kayo, kung galing kayo saan? Mula sa Pasay. Mula sa Dupax del Sur, Nueva Vizcaya. Mula naman dito sa Dumaliches. Dito lang yan sa... sa... Cool Ball! Yung bata nasa bahay lang, kawawa. Makakahihina rin na...